Week 14, Day 4, mga bagay na nagsisimula sa titik N. Bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan i-click ang subscribe at ang bell button para ma-notify ka sa aking mga bagong videos. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawain aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo. At panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O ngayon naman mga bata, ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So, kailangan nating, ayan, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na. At tumayo ka na na maayos at handa ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. At kinakailangan, syempre, kabisaduhin mo ang ating sayaw. Naintindihan mo ba? Okay, so dahil naintindihan mo na, simulan na natin sumayaw. So ngayon naman mga bata, ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay mag-ulat. Ang
Awitin naman natin ngayon ang awit ng panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maalaw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu, dalawamput isa, dalawamput dalawa, dalawamput tatlo, dalawamput apat, dalawamput lima, dalawamput anim, dalawamput pito, dalawamput walo, dalawamput siyam, tatlumpu, tatlumput isa, tatlumput dalawa, tatlumput tatlo, tatlumput apat, tatlumput lima, tatlumput anim, tatlumput pito, tatlumput walo, tatlumput siyam, apat na po, apat na put isa, apat na put dalawa, apat na put tatlo, apat na put apat, apat na put lima, apat na put anim, apat na put pito, apat na put walo, apat na put siyam, limampu. Ayan, mahusay. Alam niyo na kung ano ang tamang bilang ng isa hanggang limampu. Ayan mga bata, nagawa na natin ang ating mga daily routine. Ngayon naman ay ihanda mo ang iyong sarili sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Mga bata, gamit ang assignment ninyo kahapon na puppet, ay gagamitin natin ito bayan si teacher sa pagkanta. Ang ating awitin para sa araw na ito ay Nasaan Si Tatay. Kapag binanggit ang pangalan ng miyembro ng pamilya, ay itaas mo ang iyong puppet at sumabay ka sa kanta. Okay po ba? Salamat! Simulan na natin! Nasaan si tatay? Nasaan si tatay? Eto siya, eto siya. Kamusta na tatay? Mabuti naman po. Nag-ako, nag-ako. Nasaan si nanay?
Ito siya, ito siya. Kamusta na nanay? Mabuti naman. Nagtago, nagtago. Nasaan si kuya? Nasaan si kuya? Ito siya, ito siya. Kamusta na kuya? Mabuti naman po. Nagtago, nagtago. Nasaan si ate? Nasaan si ate? Ito siya, ito siya. Kamusta na ate? Mabuti naman po. Nagtago, nagtago. Nasaan si baby? Nasaan si baby? Ito siya, ito siya. Kamusta na baby? Mabuti naman po. Nagtago, nagtago. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa gitna ng mga larawan? Mahusay, ito ay titik N. At ang ating aralin para sa araw na ito ay mga bagay na nagsisimula sa titik N. Ano naman ang tunog ng titik N? Pakinggan si teacher. N. Sabihin mo nga. N. Gawin nyo nga mga bata. Iparinig ng malino kay teacher. Tama, mahusay. Mga bata, ano ang inyong nakikita sa ating larawan ngayon? Ito ang nangyayari kapag meron pong sugat at na infection o lumala. Ano ang makikita mo sa iyong sugat? Okay, ito ay tinatawag nating na. Sabihin mo nga. Okay, na. Mahusay. Ito naman mga bata. Ito ay tinatawag din nating bilang. Ano pang isa pang tawag natin sa mga bilang? Okay, ito ay tinatawag nating numero. Sabihin mo nga. Numero. Isa pa. Numero. Mahusay. Ano naman ang itinuturo ng arrow? Ano ang tawag sa parte ng ating ulo na yan? Mari mo bang hawakan? Okay, ano ang tawag dito? Noo. Mahusay. Isa pa. Noo. Ito naman mga bata. Ang mga nasa larawan natin ay ginagamit ito sa musika o sa music. Ano ang tawag sa mga to? Okay, ito ay tinatawag na nota. Sabihin mo nga, nota. Nota. Isa pa. Mahusay. Ito naman mga bata. Siya ay katulong ng mga doktor o dentista. Ano ang tawag natin sa kanya? Kilala mo ba siya? Okay, pangalanan mo nga kung anong tawag sa kanya. Mahusay. Siya ay tinatawag na nurse. Isa pa nga. Nurse. Isa pa. Mahusay. Ito naman mga bata. Itong bagay na to ay nakikita natin sa ating parte ng katawan. At meron ito si teacher sa kanyang noo. Ano kayang tawag dito? Mahusay.
Ito ay tinatawag nating nunal. Sabihin mo nga, nunal. Isa pa, mahusay. Ito naman mga bata. Ito ay hinahalo sa mga pagkain katulad ng biko. Ano ang tawag natin dito? Mahusay. Ito ay tinatawag nating niyog. Niyog. Ikaw nga. Niyog. Mahusay. Ito naman mga bata. Siya ay nag-aalaga sa atin. Sa English, kung tawagin natin siya ay mother o mama or mommy. Ano naman ang tawag natin sa kanya? Mahusay. Siya ay tinatawag nating nanay. Sabihin mo nga. Very good. Nanay. Ito naman mga bata. Ito ay nilalagyan ng mga yumao nating mga kapamilya, kaibigan. Kapag ikaw ay mamamatay na, dito kanila ilalagay o dito tayo ilalagay. Ano ang tawag sa lagayan ng mga patay? Okay, ito ay tinatawag na nicho. Sabihin mo nga, nicho. Sa panga, mahusay, nicho. Ngayon mga bata ay susubukin ko kung iyong naintindihan ang ating aralin para sa araw na ito. Bibigyan kita ng mga gawain. Para sa ating unang gawain mga bata, isulat ang nawawalang titik sa bawat larawan sa ibaba. Titignan ninyo kung ano ang nawawalang titik ng mga nasa larawan. Ikaw ay nakinig naman kay teacher kanina, hindi ba? Kaya alam kong masasagutan mo ang ating mga gawain. Ito naman mga bata, anong ating gagawin? Nakikita mo ba kung ano ang nasa larawan natin ngayon? Okay, yan ay mga mga letra o mga letters. At ngayon, anong iyong gagawin? Lagyan mo ng check ang lahat ng titik N. Alin dyan ang mga titik N? Okay, lalagyan mo ng mga check. Lahat, dapat lahat ay lalagyan mo. Lahat lamang ha, lahat lamang na titik N. At para sa ating huling mga gawain mga bata, magdikit kayo sa mga kahon ng mga bagay na nagsisimula sa titik N. Ano-ano pa ba yung mga titik N na alam mong hindi pa nabanggit ni teacher? Maaari mo ding ilagay. At syempre, kapag sinabi ni teacher na magdikit, ay ikaw ay magugupit ng mga larawan. At gagamit ka muli ng gunting at kailangan mo ng gabay ni nanay o ni tatay o kung sino mang nakakatanda sa inyo upang maiwasan natin ang mga maaaring aksidenteng mangyari. Ito naman mga bata ngayon ang ibibigay ko sa inyo. Baka kasi nagsasawa na kayo sa regalo na teacher na between o star. Kaya tatlong puso naman ang ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, kayo ay naging mabait na bata ngayon at nakinig kay teacher. Sana nagustuhan mo ang aking regalo sa'yo. Yan ay pagmamahal na galing kay teacher. Napakadali lang na ating aralin at natutunan mo. Tama ba? So kapag ikaw ay nakinig at inunawa ang ating aralin, madali mo lamang matututunan ang ating mga aralin. Bago man ito sa iyong pandinig o ito ay naririnig mo na. So madali lang nating ma-pick up ang ating mga bagong lesson.
At dahil dyan mga bata, nakita ni teacher na ikaw, kayo ay nakinig at naintindihan ng aking itinuro sa araw na ito, si Teacher Sandy ay magpapaalam na. Okay? Pero bago ako magpaalam, may iiwanan ako sa inyo. Ito ay lagi nating tatandaan. Ang batang katulad mo ay hindi dapat nagsasabi ng hindi mo kaya. Lagi mong tatandaan, ang lagi mong sasabihin ay kaya ko ito. Ulitin mo nga. Ang batang katulad ko ay hindi dapat nagsasabi ng hindi ko kaya. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Magandang ay uwi na, bukas na ulit ay makikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na. Paalam na mga bata, bukas tayo ay magkikita muli. Paalam na!